welcome back to our channel. This is Elvira's Vlog. Kumusta po kayong lahat? For today's content, nandito po tayo sa sentro ng Madrid. Gusto ko lang ipasyal kayo sa loob ng supermarket. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga paninda nila nitong papalapit na ang celebration ng Pasko. So marami kasing mga food and delicacies, sweets na pag Christmas, during Christmas season mo lang siya makikita dito sa Madrid. Kumbaga, typical lang na mga pagkain pag papasok ang Kapaskuhan. So, I wanna share it with you sa aking mga subscriber dyan. So, ayun, yung especially yung mga food and delicacies nila, usually makikita lang during Christmas season. So, dito tayo ngayon itong El Corte Inglés. Ayan. So, ayan siya mga lalabs. Diyan tayo papasok. Ito yung entrance ng supermarket. So, diyan tayo papasok. Kasi napakalaking ano nito, building. Buong building yan kasi ito kasi parang kung sa atin to, ito yung pinaka SM Shoe Mart. Maraming mga branches to all around Madrid at ibang lugar ng Spain. Maraming branches yan. So, andyan yung mga authentic na mga bags, yan na clothing. So, andyan lahat. Pero hindi tayo pupunta doon. Dito tayo sa supermarket kasi yun ang gusto kong papakita sa inyo. Yung mga foods, sweets, delicacies na lumalabas lang pa during Christmas season. So, samahan nyo kung papasok tayo dyan. So, let's go, mga lalabs! So, here, it's another chocolate from Ferrero Rocher. So, ayan, naka-ready na siya pang regalo. So, ito merong ano, tatlong flavor, cherry, coffee, tsaka yung natural na Ferrero. Ay, nakatakot, baka malaglag. Tapos ito naman, hindi malaki. Dati, kumpleto ako nito. Nangungulikta ako nitong pack ng Ferrero. Dito, from the smallest pack. Ayan. Ferrero. To the biggest. So, ayan. Ito yung chocolate corner. So, usually, ganito talaga nakabukod siya pag ganitong palapit na ang Pasko. Ditong corner naman is puro sa lamb. Sarap nito. So, naka-ready na talaga siya. Pang-regalo. Pula. Nabla. Wow. Ganda. Puro sa lamb. Dito naman yung tinder. Pangbata. Ay, hello. Headband po. Headband tapos may chocolate. Wow, ang cute na ito. Bahay. What? Oh my God, nalaglag. Kinder surprise. Ayan. Lamag. Ang kinder. Ito naman, meron yung alaga ko. Ganito. Basta pag ganitong season, halos chocolate ang makikita mo. So, dito naman dito nyo. Ang cute ng KitKat. Meron ako nito. Dalawa sa bahay. Chocolate ang laman nito. Meron naman ito may kasamang stuffed toys. Ayan,
ka mamili ka ng design. Ang cute! Cute ka! Kuha tayong isa nito, pampasalubong, Toblerone. Ito namang tinatawag nila na panitone. Parang ano, pan pero may mga flavors siya, hinahaluan ng resin o kaya mga fruits. Ito yung itsura na sa loob. Meron ako nito bigay ng amo ko. Last year, binigyan niya ako ng nasa lata, ganito. Ang pinaka-origin talaga nitong delicacies na to is, ano, Italy. Sa Italy, ang pinaka-masarap na pangalan niya. Ano ko. So, marami siyang flavor. As in, ang dami. Wala dito yung binigay sa akin ng amo ko. Binigyan niya na ako ng isa. So, lumalabas lang ito pag ano, ganitong Christmas season. Pag ano kasi, pag normal na ano lang, mahirapan kang makakita ng mga ganitong delicacies. And, ito, chocolate pa rin. So, ito yun yung magiging yung laman. Ito naman wala siyang box. So, ito yung magiging laman niya sa loob. Yung pinakita ko kanina. Ito. Ganito yung itsura ng laman. O, diba? Ano to? Parang chocolate. Yung iba may ano resin. Ayan, chocolate. Ayan ang pangalan. Panit yun. From Italy. Ito naman yung pinaka-typical dito pag Christmas season. Yung tinatawag nilang turon. So, during Christmas season lang talaga usually makikita mong nagtitinda. Hindi nawawala to. Marami ding flavor to. Parang chocolate siya. May halong chocolate. Marami siyang flavor. Merong nuts. Ayan, kung nakita nyo, may nuts. Ito naman may nuts din ng almond. Then meron ding tinan nyo to, merong orange. Ito naman yung may resin. Ayan, oh. So napaka-typical nito pag ano, Christmas season. Ito rin. And that's, kung gusto ito ng mga anak ko pag magpa-package ako. Ayan. So, mura lang siya. Oh.
Maraming flavor. Dito yan, halos turon. Tawag niya is turon. Ito, ayan yung pangalan niya. Matigas. Ah, meron matigas. So, ito naman yung ano, may noises nuts din. So, ang daming flavor. Ayan. Ito gusto ko to. Ito yung paborito ko. White chocolate. Ayun yung nga pangalan niya, turon. So, ayan yung mga sino mo ito? Strawberry. So, ito yung typical na delicacy sweets ng Spain. Ito, orange. Yan, ang sasarap ng mga ito. So, usually mo lang makikita pag Christmas season. Ayan. Ito naman, yung mga assorted na ano nila yun. May halong turon at saka pulburon. So, napaka-typical nito pag ano, sa handaan nila. Sa handaan, sa Pasko, nandiyan yun. Lagi rin akong binibigyan ng mga amo ko. Ayan. So, assorted. Ito yung mga ano nila, delicacies na makikita mo lang pag Christmas season. So dito naman tayo sa mga wine section. Alam mo naman yung mga taga rito yung mga Spanish people. Pag sa Nochebuena, ginawawala yung wine, mga whiskey, mga rum. So itong pinaka-favorito ko dati, may collection din ako. Ang ganda ng box ni Chivas ngayon. Wow! My God! Ang ganda! Bibili talaga ako ng isa nito. Meron akong dalawang collection. Leather yung ano. Leather naman yung case niya. Ito ngayon lata. Ang ganda. Gusto ko to. Ayan. Yan ang Chivas. Tapos green leather. Wow. So, hindi naman ako mahilig sa alak. Nangungoleksyon ako pero hindi ako umiinom. Tapos pasalubong. Ayan yung red leather. Kasi pag Pasko, yan ang ginagawa nila. May mga packaging sila. At saka talagang mababa. Pagka ganyan na ano, naka-red. So, mababa ang presyo. Gusto ko ito. Ayan, yende. So, yan. Yan lang ang kilala kong mga whiskey. Ayan. So, dito pa. Grabe ang dami. Hindi ko nakilala itong mga alak dito. Yung mamahal. Ang mamahal ng mga alak. Dito naman yung mga wine. Yan. Red wine. White wine. Cedra. Cava. Oh my God. Ganun sila kahilig sa wine. As you can see, halos dito puno ng wine. Puro wine! My God! Kaya kilala yung iba. Ito ang ganda ng packaging nila. May kasamang mug. Mug ba ito? Sartin. So ayan. Winery. So, dito naman yung mga hamon nila. Mga selected na hamon. So, andyan yung mga pangalan.
nihita ng ano, nihita ng baboy na pinatuyo nila ng usok lang ang nagtuyo. Tignan mo, ibigay. Yung mga wild na pig. Yung, pero hindi matutalim yung wild. Yung hinahayaan lang sa ano. Sa farm, para na sa farm. Ganun. So, ayan. Yung pata ng hamon. Hamon. Hindi ako mahilig yun. Ito naman, dito. Iba't ibang klase ng cheese. Ayan. Ito ayaw ko po mabaho. Meron silang queso dito. Nasarap na sarap sila, pero mabaho. Ito ayaw ko. Meron silang yung nasa nakalagay na ano na ano. Nilalagay nila sa rep. Ang baho pag nabuksan. So, ayan, maraming klase ng cheese. Mahilig sila sa queso. Kasi iya ito buong ano to, buong tapos na hati-hati na. Sobrang laki to pag garip, ano, hindi na hati. Wala pa ako nakitong, nakitang ano. Ito yata yung queso de bola. So ito naman yung mga hamon pag ayaw yung bumili ng buo. Kagaya niyan. So merong naka-ano na. Naka-slice. So ayan, tapos na tayo sa supermarket. So we're going out na. Salamat sa pagsama nyo sa ating tour sa supermarket. So sana nag-enjoy kayo sa panonood. And salamat ng marami sa walang sawang suporta nyo sa channel ko. And sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe niyo na po ako. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So thank you so much for watching. Bye muna for now. See you in my next vlog. Bye-bye mga lalabs. Thank you for watching. God bless us all and I love you all. Bye!